Ito yung itlog. Itlog ng kuhol. Yan. So ito yung nakakasira sa ano, mga pananim dito sa palay. Na palay. Kaya tatapon ko siya. Ay wow, meron din pala tayong lover's call dito. Napaka-sweet nyo naman. Pero sorry, kailangan nyo na maghiwalay. Sorry, hiwalay na. Sakto na tong mga nakuha kong kohol pang ulam namin ngayon. Dito sa tabing palayan namin, mayroon kaming balon. Napakatagal na ng balon na to. Matanda na to. Pero napakalinis ng tubig dito. Meron lang siyang mga lumut-lumut sa gilid, mga dahon-dahon, kasi bihira lang siya gamitin. Pero napaka-fresh ng water, as in napaka-clear ng tubig. At dahil itong kohol ay galing sa putik, kailangan itong hugasan talaga ng maigi. Hindi pwede ang isa, dalawa, tatlo na hugas. Dapat mga 10 times ito mahugasan. Kaya syempre, pagkain po ito, kailangan safe at malinis talaga. Pagkatapos pakuluan ang mga kohol, gamit naman ang tinik ng suha, isa-isa kong tinanggal ang mga kohol sa kanyang shell. Pero yung pet part, hindi ko na isinama. Itong panggapang lang ng kohol ang kinuha ko. Okay, simulan na natin ang pagluluto. Isa ang bawang, sibuyas at luya. Mas maraming luya, mas mabango, mas masarap. Ilagay na din natin ang toyo, paminta, at unting asin. Pagkatapos maigisa ang kohol, isunod ng ilagay ang gata. Purong gata lamang po ang ginamit ko dito para mas malasa at medyo nagmamantika ang kalalabasan ng aking luto. Tapos hantayin lang na kumulo. At pag unti na lang yung gata, nagmamantika na siya, saka ilalagay yung sili. Itong mga sili mga kanayon, pinintas ko lamang ito sa aming bakuran kanina. At ang ginawa ko dito, dinurog ko yung iba at yung iba buo lang. Para hindi naman sobrang hanghang, kasi yung mga bata, yung mga pamangkin ko, kakain din po nito. Thank you.
kuya? Arang? Sakto lang? Kaya? Tubig? Anghang? Arang. Papapadami naman ng tubig. Simot sarap.